time, sila yung naging tampok natin sa OSU. Pero ngayon naman, bibisitahin natin ang kanilang opisina. Ito po ang ECC o Employees Compensation Commission. Panoorin niyo po ito. Mga ka-OMJ, isa na namang sangay ng Department of Labor and Employment ang bibisitahin natin dito sa Hello, Dole! Kayo ba ay trabahador na nagkasakit o na-injure dahil sa trabaho? Huwag nang isisi sa iba. Ang ECC o ang Employees Compensation Commission ang matatakbuhan. Ang mandato namin ay mag-provide ng package of services and compensation para sa mga workers na nagkaroon ng sakit, na-injure o namatay nang dahil sa trabaho. Ang keyword doon ay dahil sa trabaho. Yung implementing agencies natin ay SSS at GSIS. Doon nila i-a-apply. Doon din ang release nung kanilang claim. Iba ito doon sa mga social insurance na yan, na nakiklaim din ng ating mga workers at saka ng ating mga citizens dito sa Pilipinas. Ang hinihingi para ma-evaluate mabuti ay yung, syempre, yung kanyang RT-PCR result from DOH-accredited clinic, Certificate of Employment from the employer, indicating kung ano yung last day niya na nag-work siya. Mag-field work, nakasakay ka sa shuttle bus ng office, company team building, tapos may nangyari sa'yo doon, nag-compensable din yun. At kung ikaw ay magkaroon ng kapansanan dahil sa trabaho, nakaagapay din ang ECC sa'yo. We have what we call the Kagabay Program, yung katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan. I-evaluate na namin kung ano yung gusto nilang livelihood ba or skills training. Bibigyan ka namin ng starter kit na 20,000 pesos. To start your business, if na-sustain mo yun within 3 months, ay mabibigyan ka namin kaagad ng complimentary kit. Another 10,000. Part of our rehab services is to give also free PT and OT services. Pag halimbawa, nabali yung paa, yung kamay, and then PT services yan sa ating mga partner hospitals naman yon. We also give free prosthesis and even assistive devices like wheelchair. And while they are on training, PT and OT sessions, they're given a meal and transpo allowance of 500 pesos per day. Para naman sa mga trabahador na self-employed, may benepisyo ka rin makukuha mula sa ECC. Since they are the employer and the employee at the same time, sila yung nagbabayad. Our premium is just 10 pesos or 30 pesos, depende sa iyong salary. So pagka member ka ng SSS, automatic na yun na ikaw ay member din ng ECC. Yung mga nag-COVID-19 positive, pwede silang mag-apply ng employees' compensation. Aside from that, meron siyang medical reimbursement. Ako po si Mel sa ECC. Nag-work po ako sa Philippine General Hospital. Nag-positive po ako sa COVID-19. August 10, 2020. Pwede nga po ako sa ECC para sa benefits na makukuha. 10,000 pesos. Napakalaking tulong ito sa gaya ko as frontliner na nagkaroon ng COVID. Makakatulong to sa family ko, lalo na sa anak ko. Bago pa may masamang mangyari sa'yo, alamin ang kagandahan ng ECC sa buhay ng trabahador. Sana ipaalam niyo po sa iba na merong ganitong programa ang gobyerno na tumutulong sa lahat ng mga workers natin na nagkaroon ng injury, ng sakit, or namatay dahil sa trabaho. At sana po lahat tayo ay we are safe and we keep safe in the work that we are doing dahil napaka-importante pa rin po yung prevention aspect ng programa. Pwede kayong mag-inquire doon sa aming Facebook. Meron din po kaming website, ecc.gov.ph. Kita-kits next week sa susunod na ahensya na ating bibisitahin dito lang sa Hello, Dole! Okay, maraming salamat sa kay Ma'am Stella Banawi sa kanyang mga paliwanag tungkol sa ECC. Naku, maraming magbe-beneficyo dyan. Kunyari, na-miss yung aming edition ng Sabado na alun hanggang alas dos. Nasa Facebook yan. Eh, hanapin nyo yung aming Facebook page na OMJ Philippines. Ayan. Siyempre, huwag nyo kakalimutan i-share. I-like.
at i-follow. Yan. Tapos, kung ano pa, basta yung may pipindutin ko yun dyan. Subscribe, lahat. Mm-hmm. Pindutin nyo. Share. Mag-share din sila. May like ka na ba tayo? Wala pa? Wala pa. Anong linggo-linggo tinatanong ko yung like ka? Meron ka ba? Yung like ako, ha? Sino nga ako isali dyan? Sumali ka doon. Hindi nga ako marunong. Alam mo naman ang lola nyo. Pwede lola dyan. Pwede yung lola. Anyways, ayan, next Saturday ulit, mga ka-OMJ. Alauna hanggang alas dos. Dito lamang po sa atin. OMJ! Oh my God!